Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid. Magandang hapon din po, Sa pagdiriwang mo natin ng banal na misa, tayo pa rin po ay nasa oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin at pasalamatan siya sa mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap dalagtigit sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya at gayon din sa biyaya ng paglilingkod sa kapwa-tao. Mga minamahal, kalakit ng mga kahilingan nating inilahog sa banal na pagdiriwang. Sama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panlangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ng ating mga panlangin, sa managdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito, panlangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng po may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pangatawag
Maria, inumuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagubuti ka namin, nasasalamatan ka namin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtanaming paglayang walang maliw, kami magkaroon ng kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng mga Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kaluban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin?
Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo tarikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at tanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas." Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya ay sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi niya babayaang sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa ay sa iyo'y nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos, ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyo ring Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At kagaya nga po na aking sabi kanina, tayo pa rin po ay nasa oktaba ng muling pagkabuhay o Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pagbasa, lalatigit sa ating ebanghelyo, napakaganda ng sabihin natin ay karanasan o sitwasyon na ibinabahagi at ipinapakita ni Maria Magdalena sa pagkakataong ito na tayo din bilang mga Kristiyano ay dapat ito yung ginagawa sa kabila ng mga suliranin, problema at sabihin natin paghihirap na ating naranasan bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At mga minamahal, unang aral na pwede nating makuha sa sitwasyon na nangyari kay Maria Magdalena nung nakita niyang wala si Jesus doon sa kanyang pinaglibingan, ipinapakita o ipinapaalala sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, that Jesus is present to us in very humble and ordinary ways. Na ang Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, lalo tigit ang ating Panginoong Hesukristo, muling nabuhay ay laging nariyan sa ating tabi. At ang problema natin bilang mga Kristiyano at bilang mga tao, nakakalimutan ho natin na nandyan lang malapit-lapit ang Diyos, katabi lang natin. Kagaya ni Maria, mga minamahal ko mga kapatid, dahil punong-puno si Maria ng pagdadalamhati, kalungkutan, dahil namatay na nga si Jesus, tapos makikita pa niyang wala sa libingan yung bangkay ng kanyang Panginoon, hindi durong pagdadalamhati na ni Maria Magdalena na hindi niya napansin kaharap na kaharap na niya si Jesus. Ang akala pa nga niya, hardinero ang ating Panginoong Hesukristo. Ay kung hindi pa siya tinawag sa kanyang pangalan ng ating Panginoon, hindi pa niya marerecognize si Jesus na pala yung kaharap niya. Tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, sa buhay natin, ang Diyos laging gumagalaw sa ordinaryong takbo ng buhay natin. Tayo lang ho, yung baga ay mga bulag. O nalalabo ang paningin na hindi ma-recognize na ang Diyos ay lapit na sa atin. Sa pamagitan ng ating kapwa, sa pamagitan ng pamilyang kinabibilangan natin, sa pamagitan ng mga kaibigang malapit sa atin, diyan gumagalaw ang Diyos na nangungusap sa atin. Kinakailangan lang ho natin talagang palalimin ang ating pananampalataya at gayon din ay hindi padala sa takbo ng mundong ating ginagalawan o sabihin natin madala ng emosyon na ating kumbaga ay pinagdaraanan sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sana bilang mga mananampalataya, tayo din, ay sana'y magkaroon ng malalim na pagninilay o malalim na pananampalataya upang makita din ang ating Panginoong Hesukristo sa ordinaryong takbo ng ating pamumuhay. At lalatugit sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, mga minamahal ko mga kapatid, ordinaryong paraan din ito ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay makaniig, makaugnay at makausap niya. Sana, sa pagkakataong ito na tayo nagdiriwang ng Banal na Misa, ma-recognize din nawa natin sa Jesus kahit sa anyo ng tinapay at alak ng ating pinagsasaluhan sa banal na komunyon. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na paalala sa atin ng ebanghelyo bilang mga mananampalataya, ipinapaalala sa atin
We must not be distracted. Oh, it teach us about what sort of inner disposition we will have to open our eyes. No, ipinapaalala ni Maria kung anong klaseng disposition dapat yung ating pamayanihin sa ating puso upang tayo bilang mga mananampalataya ay laging makilala si Jesus sa ordinaryong takbo ng ating pamumuhay. Na dapat tayo bilang mananampalataya ay hindi madistract o di kaya hindi susuko sa paghahanap sa Diyos. No? Tingnan niyo po si Maria Magdalena. No? Ano yung tugon niya? At kumbaga ay sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo nung hindi pa niya nare-recognize na si Jesus iyon. No? Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa Kanya, sabihin po ninyo kung saan niyo dinala at kukunin ko. Ganon din naman yung maging disposisyon natin. Na kumbaga, kung sa ating buhay, feeling natin, nawawala ang Diyos sa ating katawan, no? O para bang absent si Lord sa atin, edi huwag ko tayong titigil. Nahanapin siya. No? At huwag din tayong kumbagay pa-distract sa pangaakit ng mundong ating ginagalawan upang hindi makilala ang ating Panginoong Jesucristo. No? Huwag ko tayong susuko sa paghahanap sa Diyos. At tignan niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, doon sa hindi pagsuko ni Maria Magdalena sa paghahanap sa Diyos, no? Nagpakilala ang Diyos sa Kanya. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, maranasan lamang natin ang biyaya, pagpapala at grasya ng Diyos kung pagsusumikapan natin sa bawat takbo ng ating pamumuhay ay hahanapin siya. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa, hilingan natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo upang maranasan dinawa natin ang kalulatian ng Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Pagpalain nawa tayo ng Poong May Kapal, ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pura-pura ka dyan sa mga sinan. Ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal,
upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangin na sa anin ang anong mo, mapasa Hiniling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalom sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Tjeltsina, Mungheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
Sa'yo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais na maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, pong isinagawa ang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karo ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisan, sa HR's office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang videong ito. At mangyaring panatilihin natin ang kalinisan at tahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan, amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.